doktora, pagdating nga ng rainy season, madalas talaga sinisipon, inuubo. Ano ba yung reason? Bakit po nagiging ganyan? And what can we do to minimize yung pagkakaubo, kakasipon, lagnat, sakit na ulo? Sige po, doktora. Oh. Okay, unang-una, kapag naulanan ka kasi, malalamigan ka. So, ibig sabihin, may mga tao kasing prone na magkaroon ng ubo at saka sipon pag nalamigan, likely because of allergic reaction. Not necessarily infection. Kapag halimbawa kasi may allergic reaction ka, pwedeng bumaba ng konti yung immune system mo, makakuha ka ng viral infection. Mm-mm. So, yun yung ano natin, isa sa mga... parang explanation bakit nagkakaubo at sipon pag naulanan ka. Now, ang isa sa mga important ways para maiwasan tong mga flu, no, yung mga sakakahawang sakit, sa ngayon ang proven is yung mga vaccination. So, flu vaccine, no? Hindi pa tapos ang COVID pandemic, so might as well update your COVID vaccine, no? Kung halimbawa kailangan mo nang mag-receive or hindi ka pa nakakapag-receive, mag-receive ka na rin. At least to minimize the risk na makatransfer ka at makakuha ka ng infection. Okay. Kasi ito nga, nasa screen natin, no, Ali. Mga sakit tuwing tag-ulan. Ayaw pala. Wild. Tumayo pa talaga. Tumalayo ka pa. Wild. So ang acronym niya. Acronym to remember is WILD. W-I-L-D. W, Patpi. Waterborne diseases. I. Influenza. L. Leptospirosis. N-D. Dengue. Ayan, so tama ko ba ito? Itong wild na ito ay ang mga madalas na sakit na nakukuha dahil sa tag-ulan? Opo, totoo po yan, no? Waterborne diseases, uso po yan yung mga diarrhea. Ah, so, pwede pong magkaroon ng mga contaminated water or food, no? Dahil sa ulan, kunyari, yung drainage system sa bahay or sa labas ng bahay, hindi ganun kaganda, no? Pwede makontaminate yung ibang mga pagkain. Mm-mm. Now, ngayon, meron din tayong tinatawag na mga dengue. Dengue, chikungunya, no? Even Zika. Ano kasi sila may vector sila. Malaria. Na mga lamok. Yung malaria kasi, ma'am, dun siya sa mga endemic areas like Palawan. Palawan. Yung dengue kasi, everywhere. Dito sa... kahit dito sa ating area sa Manila, no, NCR, kahit saan sa Pilipinas, dahil tumitira doon yung vector, yung Aedes aegypti. Ito ang nagdadala ng virus. Yes, opo. Ito ay nagdadala, nagpapasa ng virus sa isa sa mga tao, no. Hindi lang dengue ang dala nito, pwede din makadala to ng chikungunya. So ito yung mga reason. Alam naman natin na ang lamok, no, doon sila nangingitlog sa tubig, no, doon sila nagbe-breed. Ngayon kapag maraming stagnant water sa bakuran, sa loob ng bahay, no, ito yung chance nilang makatransmit ng virus. So ito yung mga example ng mga waterborne diseases. Now yung influenza naman, yun na napaliwanag na natin kanina, no, ito ay nakukuha naman through droplet. Kunyari may isang sakit sa bahay, tapos inuubo at sinisipon siya, nagkaroon na siya ng trangkaso, likely pwedeng mahawa naman yung ibang mga kasama sa bahay. So, the easiest way to prevent is to isolate o ibukod agad, mag-isolate agad yung taong nakakaramdam ng ubo, sipon at lagnat. No? Yung leptospirosis naman, nakukuha to sa baha kasi galing ito sa ihi ng daga or rodents. No? Kapag ka sumuong ka kasi doon sa baha, pwedeng yung ihi ng daga, no, nagdadala ng leptospira, yung bacteria na nagpupos ng leptospirosis. So, pwede siyang mag-penetrate sa balat, lalo na kung may open wound. No? So, ito yung mga examples ng mga sakit na pwedeng makuha dahil tag-ulan na. Yun. Saan mas madalas nagkakasakit? Tag-init, may mga tinatawag tayong seasonal. No? Seasonal na mga sakit. So, kapag katag-ulan, yung mga nabanggit yung wild, ito yung common. Napapansin namin na yung dengue, although all throughout the year, nagkakaroon kami ng pasyente, pero tumataas siya kapag tag-ulan, lalo ng leptospirosis, lalo na kung nagkaroon ng history ng baha. Ngayon, pag tag-araw, wala naman masyadong infectious disease, no? Unless yung nga, nasa pandemic tayo. Yun yung mga napapansin namin, mas madaming infectious na na-admit kapag tag-ulan. So ang diarrhea, pagtataya is fairly common. Paano malalaman ng nanay
na yung pagtatainong anak niya ay dapat nang dalin sa ospital o sa barangay health center. Ano yung dapat mong tandaan kapag nagtatai ang anak mo para hindi siya ma-dehydrate? Okay, yung pagtatai ho kasi titingnan niyo yung consistency ng kanyang dumi. Kung talagang matubig na siya, then actually, ano na yan, kailangan ng bantayan. Lalo na kapag nagsusuka na yung kanilang anak. Kasi talaga magiging prone sa dehydration ang pasyente kapag ka nagsusuka. Ibig sabihin, kahit na itry mong i-replace yung losses ng pasyente, no, tawag dito, hindi din yan ma-absorb ng katawan kasi sinusuka lang niya. Kapag halimbawa, sobra na yung pagtatai niya, no, nakikita mo nang hihina na yung bata, hindi na siya umiinom, no, hindi na siya kumakain. So these are red flag signs ng diarrhea na kailangan dalhin agad. Pero ako, kahit na sa umpisa pa lang, nagda-diarrhea na, tapos on the second day, diarrhea pa rin, might as well see a doctor para ma-advise agad. By the way. Doctor, but what is the difference? Di ba parang yung iba pinapainom ng AM. Electrolyte. Ng AM, di ba? Oh, electrolyte. Yung mga Gatorade. Electrolyte sa mga yung drugstore yan sa drug. Kailangan hindi, ba yung mga Gatorade lang. Gatorade. Or yung pagbanga bata, Pediasure, Pedialyte. Hindi kailangan reseta yung Pedialyte. I was going to ask, Doctor, ano yung difference ba ng LBM, loose bowel movement, sa diarrhea? Or is it the same? Almost the same siya. So almost. Ang diarrhea, nakikita talaga siya kung halimbawa yung consistency ng dumi is watery or madalas. If it's more than 3 times a day, that is considered already as diarrhea. Pag loose watery stool, yun, matubig na yung dumi niya. Okay, so loose bowel movement doesn't necessarily mean it's diarrhea. Loose watery stool, diarrhea na siya. Pero ang diarrhea, pag more than 3 times a day, ang bowel movement, then diarrhea na rin yun. Okay. Lalo na kung medyo malambot yung yung dumi niya. So sa Pilipinas, kada taon, nasa 4 na po ang namamatay dahil sa leptospirosis, ha? So ngayon, warning lang natin, ano yung mga sintomas na yung alam mong lumusong ka sa baha? Ano ngayon po yung babantayan mo na senyales na baka ikaw ay nagka-leptospirosis? Okay, pinaka-important yung lagnat, no? Pagsakit ng katawan. So yung mga parang nagsasabing nasa moderate severe leptospirosis ka na, may paninilaw na ng balat, ng mata, pagkonti ng ihi. Kasi it involves the liver and the kidney kapag moderate to severe leptospirosis. Mm-hmm. So ito yung mga kailangang tandaan. So yung iba naman, lagnat lang, mild leptospirosis, no? At saka masakit yung katawan, lalo na yung mga binti, ang tawag namin dyan, cough tenderness. Pero pag nag-severe na, nandito na yung paninilaw ng balat, paninilaw ng mata, pag damage ng kidney, so wala nang ihi yung pasyente, panghihina, no? Ito yung mga, even pagdurugo, is part of the leptospirosis. Okay. Doctor, my last question. Pag ikaw ay when you're feeling under the weather, do you recommend taking agad over-the-counter medicines or dapat yung natural, yung kunyari, inom ka lang ng salabat, maraming vitamin C, maligo ng maligamgam na tubig, or dapat uminom na kunyari ng mga, kunyari, Decolgen para kung inumin mo. Magsiself-medicate ba ako? Kailan ako magpapa-check? Or yun na nga, hayaan na lang. Tapos, yun na lang, uminom-inom na lang na maraming tubig. Salabat. Orange juice, calamansi juice. Sige po, doktora. Hey, papakaramdaman natin yung sarili natin. No? Kung halimbawa, kaya naman natin, simpleng lagnat, it's okay to take paracetamol, but never take an antibiotic na parang may self-medication lang, walang reseta ng doktor, no? Kasi marami itong pwedeng mangyari kapag nag-antibiotic ka na walang reseta ng doktor, kasi most common infection pa rin, lalo na sa ubo-sipon, is still virus, no? Mm-hmm. Viral infection. Hindi siya nagagamot ng antibiotic. Now, I still advise supportive care, rest, no? Nutrition, yung maganda yung nutrition, so yung pagkain kailangan masustansya, no? At pipilitin kumain ngayon kapag sa pakiramdam mo, hindi ka na nakakakain ng maayos, nanghihina ka na, no? Tapos after 2 to 3 days, wala pa rin pagbabago sa pakiramdam mo. Ito yung mga kailangan pumunta na agad sa doktor. Ayun. Okay. Ito lang kasi alam ko, a couple of days ago, meron sa balita na mga nangamatay na naman sa dengue. So talagang ito lang, yung lumalabas yung mga bata, naglalaro,
ano ba to, yung lamok sa hapon ba yan? Hindi ko alam kung totoo umaga. Yan. That's a myth. Di ba sinasabi nila sa umaga? Hindi yung sa ano, hindi yung lamok sa gabi. Ano, gabi, di ba? So, paano ko ano yung mga sintomas naman na babantayan ko? Kasi sa dengue naman, sintomas naman ng dengue, doktora. Okay, sa dengue ho, ang mga common symptom, of course, lagnat. Lagnat, tapos sakit ng ulo. Yung pakiramdam ho ng masakit yung katawan at mga kasukasuan, dengue ho yan, usually. No? Tapos kapag pinacheck mo yung CBC, hindi mataas yung WBC, no? Tapos pwede yung platelet mababa. Ngayon, yung advanced stage na, ito yung may bleeding na o pagbagsak ng blood pressure. So, sa umpisa pa lang, lalo na kung talagang nagdududa ka na mukhang dengue siya, tapos may konting rash o yung namumula yung mukha, flushed. So, kailangan nyo nang magpa-check up sa doktor. So, saan po yun? Saan concentrated yung mga rashes? Yung iba tinitignan kasi sa chan eh, di ba? Yung mga bata, saan sa mga po? Kamay. Sa, sa ano ko kasi, sa dengue, iba-iba yung klase ng rash niya. So, umpisa ho ng dengue, first few days, mga day one to day three of illness, medyo namumula or parang flush yung pasyente. Oo. More on buong katawan, nakikita yon. Oo. Ngayon, during the critical phase o yung wala ng lagnat, after ho ng pagkakaroon ng lagnat, ito kasi yung kailangan mas bantayan yung pasyente. No? Pwedeng magkaroon ng petechial rash. Ito yung parang may itim-itim na rash, no? Kasi may minute hemorrhage o may konting pagdudugo. But during the recovery phase naman, ito yung patapos na yung dengue, no? Ibig sabihin, pwedeng nagre-recover na yung pasyente. Tinatawag namin tong Herman's rash. Ito yung sobrang mapula, tapos may konting may mga konting puti-puti na konti. So ang tawag namin doon is Herman's rash. Ayun. So iba-ibang klase ng rash depende sa phase ng dengue. Okay.